Oy, Dapper Catch! Oo, ito nga! Subscribe, click the bell, and oh, judgments. Loading real stories to like, love, and share. Wherever you are, it's time to connect. Bauer Judgmental. Brought to you by TNT. Nasa Sayayan. RC Cola. RV Pawn Shop. Lazada 77 Lowest Price Sale. Water Stop Wet and Dry Sealant. New Argentina Ready to Use Vanille. And 5-1 Talk. Galingan na! Galingan ang pagkilatis para ang the one hindi maging the one that got away. Wow! Yo! Power Judgmental! Hi, Bossy! Hi, guys! Hi, Bossy! Okay. Kilalanin na natin ang ating judge for today. Yes, Bossy! Challenge accepted! Ang kikilates straight from abroad. Uy! Eto na siya. Hi, Dapper Cats! My name is Sigita Rizakula. I'm 35 years old and single. Isa po akong OFW dito sa Beirut, Lebanon. For about 11 and a half years na po, isa po akong kasambahay. And 2.5 years na rin po din nakakauwi ng Beirut. Lagi po ako nanonood ng Ikbulaga through FB Live. Gusto ko pa sana ma-experience din yung pag-judge sa Bauer Judgmental. And syempre yung prize po na mapapanalunan is para po maitulong ko sa family ko dyan sa Philippines. Thank you! Kasambahay all the way from Lebanon, Evita Gamboa de Sakula. Hi Ate Evita! Hello! Good afternoon po, Lover Cad. Ayan, gano'n ka nakatagal sa Lebanon? 11 and a half years na po. 11 and a half? Kailan ka huling nakauwi? 2018 po. Ah, 3 years ago naman. Saan ka dito ate, sa Pilipinas? Navotas po, Navotas City. Saan po? Sinabi na! Ah, nasabi na. Ba't hindi ka magpa-check up ng tayo mo? Pasyon tami kay Jose. Ayan. Bati ka muna ate sa pamilya mo dyan sa Navotas. Saan? Hello sa mami ko. Leticia Gamboa. And to my brothers, sisters, my nieces and nephews. To BTS Armies, my best friend Leslie. And some friends ko sa Coldplay PH. Hello. Ayan. Ate si Bossing din, nandyan. Hi, Bossing! Hi, Ivy. Hello po. Hello po. Eh, kamusta na ang trabaho? Kamusta ang trabaho? Okay naman po dito. Medyo... pandemic. Opo, kaya hindi po makauwi ngayon eh. So far po sa ngayon po, medyo okay na po yung situation. Okay, very good. That, Ivy, meron kang kapartner dito sa... doon sa Team APT. Sino bang kapartner niya? Yes, Bossing. Ito na ang mga katulong ni Evita, the Dental Diva, oy! Kakay Bautista! Thank you so much! Grabe. Serious naman yun. Pag nakapikit pa, ang ganda. Ha? Ang ganda nung kanta. Pagdilat. Maganda, lalo gumaganda. Maganda, di ba? Pagdakadilat. Maganda lalo. Maganda lalo. Hi, Kakay! Hi. Hello, guys! Hello, Dapper Cats! Ayan, sa kanila ako nakatingin. Dito pala. Andiyan din si Bossing. Hello, Bossing! I miss you! How are you? Hi, Kakay! Hi, Bossing! Ang ganda! Ang ganda talaga. Oh. Ganda, maroon, di ba? Nakaka-inish ka. Wag na yung ganda. Wala na to. Ang ganda ng panahon, no? Oo. Ako. Pero mas maganda ka. Oo, oh, diba? Thank you so much, Bossing. Yeah. Alam mo naman yan since day one. Wow. You know? Wow. Yes. Papa. Ang problema, may day two. Ayun lang. Ano kaya? Yun lang. Day one lang ako. Yun lang. Doon nagkakaproblema eh, sa day two. Oo. Ano pa naman?
niya. Okay. Ay, magtutulungan kayo ni Ivy, ha? Tutulungan yes, mo si Ivy. Good luck sa inyo, ha? Yes, good luck sa atin. Alam ko, hindi ka judgmental. Ha? Ako? Wow! Tawa lang ako ng tao. Ano to? Okay. Yan, okay. Yes. Diyan nakasalala yung swerte ninyo ni Ivy. Dahil kapag tama ang judgments ninyo, mapapasa nyo ang jackpot prize na 100,000 pieces. What? Jopaw! Kilala nyo kay Ivy at kay Kakay ang ating mga makakakuntuhan today. Yes, bossing Ivy, Kakay, ito na mga Dabar Gods sa pagpipilipilian nyo. Mga Dabar Gods, pasok! Welcome sa ABD Studios, mga Dabar Gods. Diretso lamang po sa inyong dederechuhan. At pag nakarating na kayo sa inyong dadatingan, tanggalin na ang face mask. Wow! Napakalinaw! Yate, kala niya elevator. Hinihintay niyang bumukas. Kakay, harap ka na dito. Kay, huwag mo kami talagulan. Alam mo, binabastos mo kami. Pupunta ba ako dyan? Hindi, doon na doon! Ayaw ka! Sabi ko ka! Ayaw ka na ako sa inyo. Akin ay pamalo. Pasensya na po. Naulit ako ng itbulaga. Lito-lito pa yan siya. Sa lock-in yan siya. Hello. Okay. Kakay, Ivy. Po. Ilatisin nyo na ang ating mga choices for today. Wala mo nang usap-usap. Titingan lang at first impression. Ito na ang mga huhusgahan nyo. Muna mga hilatsa ng mga pagmumukha. Ate Evita, Kakay, nakilatis nyo na. Simulan na natin na. Hatid sa atin ng TNT. Punuin ang kilig ang araw-araw with TNT Double Giga Video. Punta na sa Giga Live app or star 123 hash and choose Double Giga 99 to register. Ate Vita and Kakay dito sa round 1, 2 out of 5. Mas pinadali dahil dalawa lang ang hahanapin mong tama. Uy. Tatlo ang iiwasang mali. Oh, ba naman? Ang dali naman. Okay, Ivy, ngayon pa lang, meron na kayong 50,000. Bawat maling sagot, may katumbas na halaga. Meron dyang minus 10,000. Uy! Meron ding minus 15,000. No! At ang pinakakwek-kwek sa lahat, ang minus 20,000. Seriously? Walang natira. So, ano sa tingin mo ang tanong, Kakay? Round 1. Ito na nga, bossing. Parang nga, maburol pa yung utak ko sa mga pinagkakaroon. Ayaw niya pang gumana. Ang asaim pa. Ang una ko talagang napansin sa kanila. Yung tingin mo lang? Oo. Pare-parehas maputi ang mga pes. Uy! Ba? So, ang tanong? Ang tanong. Sino sa kanila yung multo? Ano ba? Sino sa kanila ang gusto talagang magpaputi? Alam mo, ikaw. Ang ganda ng tanong. Wala pang nakakaisip ng ganyan. Sino sa kanila talaga ang talagang busog na busog sa pampaputi? So, yung talaga ako kasi nakasin. Sino sa kanila ang guglutahin? Guglutahin. Guglutahin. Yun na nga yun. Sino sa kanila ang guglutahin? Hey, si Ivy! Si Ivy, ikaw may naisip ka bang tanong, Ivy? Ate Ivy! Hindi po yung napansin ko. Parang fair skin po sila. And then si ate po na isang na blonde. Ganon din. Fair skin? So, sino-sino ang?
sino-sino po yung nagtitake lang for the skincare and pampaputi. 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 Pareho kayo nang iniisip. Oh, sino-sino ang... May lesson, may lesson. Oh, oh, oh. Mini-merienda ang gluta. Ginagawan ko kiriya. Sino ang... Madali salita, sino ang chichisasuhin? Okay. Okay. Ito na. Ang tanong! Sino-sino sa kanila ang naging organ donor sa kanilang magulang? Ooh. Ang lapit ng mga tanong nyo, di ba? Pwede, ano, oh. Talagang connect na connect. Oh. Pwede nagpapaputi ng atay yung mga gano'n. Nako. Dalawa sa mga bisita natin, Ivy at Kakay, ay organ donor ng kanilang magulang. Pwedeng nanay, pwedeng tatay. Okay? So, good luck sa inyo. Okay po, Bossy. Good luck. Pipiliin. Ito ang mga pagpipilian nyo para sa round 1, letter A. Amethyst. B. Rika. Letter C. Esme. D. Julie. At sa letter E. Jeff. Bago sila pumili, chika muna tayo. Ayan na, friend! Ayan na, si mga chika na. Sino yan, chika mo, friend? Chika number one, mga friends, may doktor na organ donor din. Ha? Oh. Okay. Chika number two, mga friends, naging organ recipient ng dating artista yung isang bisita natin. So, totoo ba yung boss yun, ha? Totoo yan, ha? Oh, totoo to. Naku, ha? Ewan ko din, ha? Iba mga check, okay, ha? Pili na. Alright, protect your money, Evita and Kakay. Pili na kayo ng dalawa, Ate Evita. Ate Evita, ikaw muna. Ah, Ate Evita. Yakawang ako. Kalmahin mo yung cellphone niya. I think yung letter D. 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 Julie. Yes. Sino pa? Sa tingin mo, ano yung... Letter C. C. Si Esme. Esme. Ano pinagbasihan mo, Ate Evita? Instinct lang po. Instinct lang. Mm-hmm. Alamin natin na instinct ni Kakay. Yan. Ano ba sa mga pili ni Ivy? Yung sa akin kasi, bossing animal eh. Animal instinct. Uy, iba yun! Kinakabahan ako yan siya. Tignan mo lahat. Naging organ donor sa kanilang magulang. Correct. Oo. Ang hirap maging organ donor, dapat yung lifestyle nung pinagdonatan mo, gano'n na din lifestyle. Just follow your instinct, Kakay. Yeah. Oh my God! I think it's letter A. Si Amethyst. And... Ay! Letter B? Si Rika. Ang galing nilang ano, no, mag-teammate. Oh, pareho teamwork sila talaga. Pareho sa B. Magkaiba, magkaiba. Yung isa CD. Isa AB. Paano na? Teamwork, no? Bayaniha. Oo, oh, no? Paano na? Bayaniha. Ang huling desisyon naman na kay Ivy, siyempre. Ate Evita. Pero kapag gustong palitan doon sa mga F-pop pinili mo na si Julie at si Esme, C at D. Sige po, I will change yung letter D. Julie? Okay, letter D. A. Sino ipapalit mo? Si A. Letter A. Amethyst. Ba? Amethyst. Parang sinunod, ha? Oo. Nakabahan ako yan siya. Hindi mo tinitignan yung nag-ano sa'yo, ha? That's your final judgment. Ate!
Opo. Ate Evita. Ano po? Final judgment? Yes po. Final judgment? Final? Opo. Destination? Final ano? Final judgment po? Sabihin niyo po yung final judgment. Grand final? Final judgment. Yeah! Ganda na eh. Eto na. Kausapin na natin yung mga dabber cards natin. Bossing! Yes. Ang mga hindi na... bali, ano no? A at C. Opo. Yes. Ang napili. Yung A... Suggestion ni Kakay. Yan, bossing. Ano natin tanongin? Unahin na natin. Agad-agad. Ayan na. Magkasisihan na tayo ngayon pa lang. Hindi yung nasa huli ang pagsisisi. Sa umpisa agad. Umpisa ang pagsisisi. Hi. Pakikuha po yung mic. Ayun po yung mic. Pakikuha po. Yan. Yan. Forward po tayo ng konti. Yes. Pakilala po. Ako po si Amitis Cantor na taga Sagana, Santiago City, Isabela. Kasabihan. Ang tunay na sikreto ng tagumpay ay ang pagsisikap. Correct naman. Totoo correct naman yun. Eto na! Ang tanong! Tama ba na sinunod ni Ate Evita si Kakay at pinili ka? Letter A, Amethyst. Minus 15,000 pieces. Bueno, mano. Hello. Naku. Ang hinahanap natin, Ate Amethyst, ay yung naging organ donor sa kanyang magulang. Ikaw po. Sa liver po. Sa anak ko po. Donor po. Donor po kayo ng liver sa liver anak niyo. Sa naman anak naman. Ooh. Ilan taon po yung anak niyo? 4 po. Ha? Huh? Aga. Pwede yun, yung pag kahit pang matanda ng atay? Opo. Kasi yung asawa ko po dati dapat na-reject po. Ah. Kumusta na po yung anak nyo? Okay naman na po siya, na-transplant na po siya sa ibang bansa po. Saan? Sa India po. Uy. Bakit doon pa? Kasi dito po, mahal. Mahal? Mahal? Eh, yung pamasahe doon, mahal din. Hindi ba ka naman nag-Victory Liner lang sa'yo? Bakit mo wala naman Victory Liner na ano doon? Eh, paano po yung pamasahe sa India? Nag-raise fund po kami. Nag-raise ng funds. Ayun. Mm-hmm. So, ano pong napansin nyo agad at anong... At kinailangan. Merong problema. Nung 3 months po siya, nanilaw po yung mata. Lumalaki yung chan. Ilan taon siya nung naoperahan? 1 and 6 months po. Ganun ka, so, matagal pa. So lumaki pa yung tiyan niya. Opo. Tapos bilang kayo naman po yung nag-donate ng inyong ano parte ng ano niyo. 30% lang naman po yung binawas sa akin. Oh. Yung sa akin kasi tutubo pa po. Ah, tumutubo pa pala. Yung sa kanya was in hindi na pwede kasi sira. Opo. Binalitan po yung sa akin po. Pinalitan po. Ito yung story niya yung nag-viral na nag-raise ng funds para sa anak. Gano'n po kahirap yung gano'n na alam nyo na yung anak nyo, gano'ng kabata, kailangan i-transplant. Mahirap na yon. Tapos mas mahirap pa yung paghanap. Kailangan mong maghanap ng money. Pera. Opo. Hirap po talaga. Kasi raise fund po namin, 2 million. Hindi ka na panghinaan ng loob na... Paano to? Hindi pa nga kayo, nasa ospital pa, kalalabas lang, tapos? Pinapadyos ko na lang po. Basta nagsikap po ako para mapo-operahan po siya. Paano po kayo nakapag-raise ng pera? Nangingi po ako ng mga 25 cents po. Ayun. Ha? 25? Opo. Dinala niyo po siya sa ano? Kasama niyo siya? Opo. Magkano po yung total na... Almost 2 million po kasi yung rest po. Pang-opera po. Oh. Nabuo nyo? Gano'ng katagal? June po ng 2018, pumunta po kami ng ibang bansa. Hirap po talaga kasi walang-wala din po kami.
Pero ang importante po, ayan, kahit ano, kaya ba? Pero dumadating ba yung oras na, bawa ganun, nanghingi kayo ng konting tulong? Nahihiya po. Hindi, yung mga tao, yung mga expression ng tao, meron nagsasabi, naku, baka mamaya ganito lang. Baka scam. Meron mga ganun. Paano nyo inaharap yung mga ganun bagay? Pero tanggap ko po. Kasi para sa anak ko naman din po yun. Talagang lahat gagawin mo sa anak mo eh. Kahit wala nang kahihiyan, wala. Basta maging magaling siya. Ang importante eh, okay na yung anak mo siya. Opo. Ano pangalan niya? Rimmel. Tuy-tuy po. Si Tuy-tuy? Tuy-tuy? Opo, Tuy-tuy po. Anong gusto mo sabihin kay Tuy-tuy? Tuy-tuy, anak, laban ang malakas ka. Kaya. Dito lang nanay, si nanay, lagi. Nanay, diba? Bilang ina, kahit kalalabas lang ng bata. Sabi nga, yung unang labas ng bata, yung unang unga, yun ang pinakamasarap sa magulang. Mm. Pero malalam mo may sakit. Masakit, pero magagawa ng paraan ng magulang. Salamat po, Ate Amethyst. Sana tuloy-tuloy na galing niya. Uh-huh. Amen. Magaling na yun. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Yan na mahirap kay, no? Nabawasan ka na, nabawasan ka na, umiyak ka pa. Oo. Parehas masakit. Nabawasan ng magkano? 15? 15,000 pieces, bossing. Oh. Oh, no. Yung pinalitan na si letter D, Julie. Nako, mukhang eto na. D, Julie. Parang dito magsisisi, ha? Forward po kayo ng content. Kilala po. Kilala po. Julie Obong po from San Juan City. May kasabihan po tayo na lahat gagawin natin para sa ating mga anak. Yes, tama. Ang talong! No! 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 Tama po ba na hindi kayo pinili ni Ate Evita and Kakay? Na lang din pala. Buti na lang, minus. Pero mababa lang. Oo, minus 10,000. So, kayo naman po, Mami Julie. Ako po ay nag-donor sa aking panganay na anak. Anak din. Baliktad naman. Kasi naharap natin yung anak sa magulang. Magulang. Ano pong dinonate ninyo? Kidney. Kidney. Kidney po. Ano naman pong nangyari kay anak? Ano pangalan niya? Minanas po siya buong katawan at the age of 14 years old. Mm-hmm. Tapos, between 2 years, hindi pa rin siya, napunta na yung sakit niya sa ESRD, renal stage, CKD5 na. Mm-hmm. Need na siyang mag-dialysis. Ako. Pero kumusta na po siya ngayon? Kailan po siya inoperahan? November 2018. Hindi po kayo nag-try na kumuha sa iba? Sa iba? Hindi po. Bakit po? Yung time na nakikita ko pong naghihirap yung anak ko, yeah. Sabi niya sa akin, Mama, hindi ko na kaya. Gusto ko nang bumigay. Sabi ko, anak, wag, kaya mo yan. Andito si Mama. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Yun po yung time na nakikita ko, naghihirap siya. Yung kala ko, mawawala na yung anak ko. 2 times na kala ko wala na siya nung kinumbulsyon siya. Lumabas na yung mga tila niya. Lumabas na yung... Talagang nagsisigaw ako sa ospital yung time na yun. Kasi kala ko, yung panganay ko mawawala na. Yun yung sabi ko sa sarili ko. Hindi ako maghahanap. Pag ako pumasa sa magbigay ng kidney, ako mismo ang magbibigay para sa anak ko. Siyempre, kayo po ang nagpa-test po kayo. Yes po. Yan ang pagmamahal lang. Aawa po naman ng Diyos. 100% na pwede akong mag-donor sa anak ko. Ano pong sinabi niyo sa doktor nung time na... Sabi nung doktor, Mami, malaki yung kakailangan ninyong pera. Mm-hmm. Saan kayo kukuha? Sabi ko, kaya po yan. God will provide. Awa po naman ng Diyos. Maraming tumulong. Nagbenta kami ng mga t-shirt para maisagawa lang yung transplant ng aking anak. And ngayon, okay na po siya? Okay na po kami. 3 years na po kaming transplant. Very good. God is good. Mami, meron to po. May message po sa inyo ang inyong anak. Hi po, Mama. Thank you po sa
lahat ng sakripisyo na ginawa niya po para mabuhay ako. Thank you po, Mama. I love you. Advance, happy birthday. Thank you, anak. Napakagandang regalo. Kung gusto niyo sabihin kay Ella. Ate, habang buhay si Mama, andito ako, ate. Para sa inyong magkakapatid. Laban lang. Laban lang. Thank you po, Mami Julie. Salamat po. Thank you. Walang magulang na matitiis ang anak. Yes. Pusing. Kala ko maganda ang panahon dyan. Ha? Kala ko maganda pa. Pawis to, pawis. Ah, pawis. Nainit, nainit. Kahit si Pawis ko galing sa kilay. Kahit si Ate Abite. Tanggalin mo na kahit salamin mo, ate. Tanggal na. Isunod natin yung isang pinipili ni Kakay. Tama, no? Letter B. Letter B. Rika. Eto na. Si Guglutahin. Napagkamala. Gluta, buho ka pumuputi. Nakabukas na yan, iha. Foreigner. Pakilala. Forward. Hi, Tabercads. Ako po si Rika Joy Acevedo from Tondo, Manila. Kasabihan. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang taong nasusugatan, lalong tumatapang. Wow, parang manok. Oh. Parang manok. Bakit itry nga natin kay Kakay? Kung ano. Nasugatan na nga eh. Na. Eto na! Ang tanong! Ang tanong! Sino kaya yung doktor na organ donor din? At sino kaya yung naging organ recipient ng dating artista? Yan. More kwento pa ang masishare sa atin sa pagbabalik ng Bawal Judgmental! Oops, Dabarcads, bago ka magpatuloy sa panonood mo, mag-subscribe ka muna. I-click mo yung bell button para malagi kang updated. Ito na, kwentuhan tayo na ulit, mga friends! Ano na ba? Ito na, friends, tuloy na natin ang chikahan. Ang tanong! No! Tama ba na hindi pinili ni Evita and Kakay si Rika? Oh! Oh no! Oh no! Sayang. 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 Sayang naman talaga. Siya yung tama. Yan yung tama. Yung isa sa tama. Oh, Rika. Rika, ikaw, kanino ka nag-donate ng doon? Kay mama po. Ano to? Kidney po. Kidney rin. Mm-hmm. Bakit naman na kinailangan na ikaw yung mag-donate sa kanya? Yung naging decision po ng family namin is kung sino po yung mag-match sa blood testing. Pero ilang kayo magkakapatid? Tatlo po kami. Mm. Pag-ibon su po ko. Oh, tapos ikaw lang yung nag-match? Match po yung pangalawa, pero buntis po siya that time. Delikado po kasi yung sa dialysis. So, parang nirarush po namin bago pa mahuli yung lahat. So, yun po. Pagka ba nag-donate ka ng kidney, tama? Opo. Pagda-dialysis ka din? Hindi po. Ang qualified lang po mag-donate ng kidney is yung mga healthy po. Yung kaya na... Pag hindi po healthy, hindi po pwede din. Pero nung dumating yung desisyon na ikaw na yung magdo-donate, anong nasa isip mo nun? Para sa akin po, okay lang po. Kasi po yung mama ko po, sobrang selfless po niya na tao. Yes. Kaya rin po niya napabayaan yung sarili niya, kaka-asikaso sa aming pamilya niya. Matagal na po kasi siyang sakit din dati. Nagpapacheck up po siya, pero hindi po niya natutuloy dahil gamot. Kapos po kami sa pera. Hindi niya, parang sinasantabi niya po yung sarili niya para... Alagaan kami kasi mga bata pa po kami noon, nag-aaral pa po kami. Tapos yung papa ko naman po, nagtatrabaho lang. Pero yung pag ganyan, di ba sinasabi ng nanay mo yung mga time na yun na, ako anak, wag na kayo, pwede, hanap na lang tayo sa iba, wag lang kayo. Siyempre, iniisip pa rin nila yung kapakanan nyo, yung kalusugan nyo. Para sa akin po, parang naging ano ko na rin po na, why not ibigay ko na lang po yung isa since okay naman po ako sa isa lang. Kasi... Pinaliwanag naman po sa amin, may orientation po kasi yun. Pinaliwanag po sa amin na hindi porke na mawawalan ka ng isang kidney, eh kulang ka na. Parang ano po siya,
kumpleto ka pa rin, makakapag-function ka pa rin ng normal dahil malakas po yung ititira sa yung kidney. Ganun po. Pero yun nga, bihira yun. Usually, yung kamukha ni Mami Julie, mm-hmm. yung magulang siya yung magbibigay sa anak. Ito naman, baliktad. Ikaw, nagbigay sa magulang mo. Anong gusto mong sabihin kay mama mo? Well, gusto ko pong sabihin kay mama, maingat naman po si mama sa sarili niya. Gusto ko lang pong sabihin na alagaan niya po laging sarili niya, inumin niya po lagi yung gamot niya. Tsaka, may video message. Ay, ako, huwag kami magugulat, ha? Kami yung nagulat. Alam mo, ha? Ano ba? Ikaw ba nag-anda ng camera ng nanay mo? Ang taray. Binanda mo ba yung camera? Okay. Sige, sige. Oy, meron talaga. Baka chinichika mo lang kami, ha? Hoy, mga friends, naku, huwag tayong magulat pala tayo, ha? Kasi alam mo kami, hindi kami paniwalain dito, ha? Baliktad na. Meron nga ba? Meron ba? Bali, ano po, para po sa akin, yung message ko po kasi kay mama is, ano po, parang mas nakakatakot pong mawalan ng isang nanay kaysa mawalan ng isang kidney. Yun po. Eto na, mga friends. Yung sabi niya, kanya galing yan, hindi sa amin. Nakakatakot. Oo, kaya talagang magulat tayo, ha? Kasi eto may message ang kanyang nanay. Nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon dahil natupad na rin ang pangarap namin na makidney transplant ako. Salamat sa iyo, anak, Rica Joy. Dahil hindi ka nagdalawang isip na i-donate sa akin ang isa mong kidney para lubusan akong gumaling. Para sa aking pamilya, sa aking dalawa pang anak at sa aking asawa na nagdoble kayod para makaipon kami ng pang-kidney transplant ko, maraming salamat sa inyo. Totoo nga. Oo nga, totoo. Gano'ng katagal yung recovery time ng yung pag-ikaw yung nag-donate ka? Yung sa akin po, yung ano po, parang mabilis lang po siya. Parang 1 month po nakapag-work na po ako agad. Tapos mga 3 days to 4 days nakakalakad na po ako. So napuntahan ko na rin po siya sa room kasi namiss ko po siya noon. Hindi po kasi kami nagkita nung ano, yung mismong operation. Parang pinatulog lang nila ako, tapos, ayan, operation na sinabi, tapos na, ganun, ginising nila ako, tapos na. Tapos, yun po, hindi ko po nakita yung mama ko, so, nag-intay pa po ako ng 4 days, kasi nasa ibang floor po siya sa NKTI, so, nung nagpahatid po ako ng wheelchair para mapuntahan ko siya sa kwarto niya. Kasi ano namiss ko po yung mama ko. Yun po. Anong naramdaman mo noon na, you know? Nung una po, talaga natakot ako. Siyempre po, normal lang matakot ka, pero... Yun nga po, hindi ko po kaya na mawala yung mama ko. Pero nung so, nakita mo na siya? Yung ano po, natapos na. Masaya na po ako nun. Tsaka pagsabihan mo si nanay mo na uminom ng gamot. Maingat po siya. Dahil pag nangyari uli yan, hindi mo na ibibigay yung isa. Ha? Ikaw naman ang mawawalan. Thank you, Rica. Thank you. Yun na. Sayang naman. O paano? Wala na. Wala pa tayong tinatamaan, Ivy. Nako. Wala lang ang natitira. Yung pinili mong si letter C, si Esme. At ang isa pa ay si letter E, si Jeff. Ang isa dyan ay naging organ donor sa kanilang magulang. Paalala ko lang, nandiyan pa yung minus 20,000. Oh. Anong araw ba ngayon? Sabado. Oh, dahil Sabado. Ngayon ko lang gagawin ito. Uy! Dahil Sabado. Paano na lang kung hindi Sabado? Abay, pag Linggo, wala. Wala. Sabado lang. Sabado lang. Oo. Uh-oh. Pinili nyo si Esme. Ang natitira ay si Jeff, letter E. Ang tanong, okay ka na ba kay Esme o gusto mong palitan? Saan lang yan? Pag Sabado lang yan, uy. Oo. Ate Evita. Evita! Sabado lang. Ate Evita, don't cry for me. Argentina. Mag-stick po ako. Uy! Ate Evita! Pag-isipan mo. Pero ikaw, Kai, sa tingin mo, kung ikaw lang matatanongin kung meron kang pakinabang dito, sa tingin mo. Kala ko, ano lang ito? Minsan. Baka sakali lang, magpapalit ka. Natingin ko, ni Kuya kasi, but... Sir... Ang puti ni Sir. Parang yung gut feel ko din, parang siya pa rin.
Letter C pa din. Uy, ano ba yan? Oo. Ay! Wala sisihan dito ah. Eh, lako, bossing ano? Tanyo, Ivy, Kakay. Lako! Dahil Sabado lang ngayon, ngayon ko lang gagawin ito dahil Sabado. Bossing! Ate Evita! Last chance! Uy! Ate Evita! Ate Evita! Ha? Ate Evita! Hawaii mo! Hawaii mo! Mag-change mo ba tayo? Ha? Natingin mo? Pero ikaw, ako okay na ako doon sa kay ano. Pero ikaw ang bahala mag-design. Design! Wala naman tayong sisihan. Ay hindi, pero siyempre. Uy, huwag naman ganun! Ate Evita! Ikaw nang last say dyan. Huling tanong, Ivy! Ala! Si Esme o si Jeff? Kinakabahan ako kay Kuya Jeff. Ako, parang ako iba yung papa mo, ha? Seryoso yan siya. Sige, I will go to with Jeff. What? Ay! Parang ayaw mong pumayag, Kakay? Ayaw mo ba? Ano, okay, siya naman po mag-design posing eh. Magpapalit daw, bossing kay Jeff daw. Siya ang mag-design. Pero ikaw, sa tingin mo? Si ano? Si Esme. Oo. Patingin ko lang. Okay. Ano ang iyong final judgment, Ivy? Ikaw ang magpa-final dito. Esme or Jeff? I'll go with Jeff. Is that your final judgment? Final judgment. No! Oh, si Kakay, stick kay ano eh. Stick kay Esme. Oo nga. Yun yung pakiramdam ni Kakay, bossing. Malakas makiramdam talaga to eh. Oo, minsan nga, wala na din akong pakiramdam. Ngayon na lang ulit eh. Okay. Sige, tanungin natin si Jeff. Jeff, pakilala po. Magandang tanghali po. Ako si Jeff Arboleda mula sa Maynila. Ang kasabihan ko ay para sa mga may pinagdadaanan, huwag tanungin kung mahirap, tanungin kung mahalaga. No. Totoo, napakagandang. Ganon. Ang tanong! Yan na. Tama ba ang desisyon ni Ate Evita na pinili ka, Jeff? Sa atin ng Lazada! Mga Dabar Cards, sa July 7 to 11 na ang Lazada 77 Lowest Price Sale! Sulit sa Lazada! Correct! Dahil ang deals as low as 7 pieces and 7 times free shipping vouchers, nasa Lazada yan! Yun na lang, buti di nakinig kay Kakay! Tama na pala! Safe ang 35,000 pieces! Hindi na M. So, Jeff, ikaw naman. Sinong dinonatean mo? Ako po ang nag-donate ng kidney sa aking tatay. Tatay naman. Kaya siya rin nag-donate ng kidney. Ito ba ay... Pagustuhan nyo? Or, oo, may choice ka ba na hindi? Na ikaw or... Actually, ako po yung medyo nagpumilit sa pamilya kong mag-donate. So, panahon po iyon ng 3 taon nang nagda-dialysis si Papa. Mm-hmm. Tapos wala pa rin kaming nakikitang donor. May mga willing pero walang nagmamatch. So nung nagsimula akong mag-aral sa med school, napagdesisyonan ko na pag-aralan ko, intindihin ko yung proseso. So tulad ni Rika, nag-ano rin ako, pre-transplant orientation. So doon nakita ko na safe naman siya, na mukhang kaya ko naman gawin. Mm-hmm. Med school. So doctor po kayo? Yes, papa. Si Doc Jeff pala po. Yung pala yung... Chika na. Chika. Chika number one? Chika, doctor. Check. Doctor. Pero hindi ikaw nag-opera sa tatay mo. Ano ba? Eh, paano yun? Siya na ngayon. Wala, siya pa yung mag-opera. Para mas madali, walang gastos. Well, may mga kapatid ka na... May mga kapatid ka ba? Yes, po. Meron po akong 2 kapatid. Ano mga Facebook nila? Uy! Taring! Hindi, bakit ikaw? Sila ba hindi compatible?
Nung panahon na yon, parang ako pa lang po yung nagde-desisyon and parang feeling ko naman po medyo healthy naman yung ano ko, mga kinakain. So parang na-feel ko na baka ano, eto talaga yon. Ano sabi ni daddy niyo nung actually nung una po, ayun, ayaw talaga nila. Yun, mas maganda nga na ibang tao na lang sana, pero wala rin eh. So ginawan ko ng paraan. So nung una, pabiro-biro lang. Ako na lang kaya. Siyempre, magtatalo kami, ganun. So sabi ko, sige, para hindi tayo magtalo, mag-test na lang muna ako. Kung negative naman, eh, wala tayong pag-uusapan. Pero bakit ayaw niya na kayo yung mag-donate ng organ? Kasi po, siyempre, sila yung magulang namin. Ayaw nila na kung may mangyari man sa amin. Pero yung sa pagkakaintindi ko rin naman po kasi is safe naman na procedure po siya. Bilang isang doktor, siyempre, alam mo yung mangyayari. May mga preparation ba na ginawa bago yung operation? Yes po, no. So bago po masabi na match ako, nag-undergo po ako ng 6 months ng testing. So, ganun katagal? Opo, 6 months? Tatakas po ako sa klase ko, sa medisina, para tumakbo sa ospital, para magpa-laboratorio. Since hindi pa nga fully okay yung magulang ko, baon-baon ko muna yung pinang-ano ko, until dumating na sa point na, okay, ito na lahat ng labs. Pwede ano na, compatible. So, pero pwede. Yan, Doc, hindi lang dugo ang tinetest? Yes po, hindi lang dugo. Siyempre po, sabi ni Rica kanina, no, kailangan ma-establish na malusog yung taong magdo-donate, no? So marami pong test na ginagawa, ini-scan yung kidney, pipiliin kung ano ang mas okay na kunin. Usually kinukuha po yung mas mahinang function para yung mas malakas yung matitira sa tao po. So wala sa kidney yung, mga kung dalawang kidney natin, yung nasa kaliwa yung malakas, hindi lagi siya malakas. Hindi po laging ganoon, opo. And tama din na ano po, pwede pong mabuhay ang isang tao ng may isang kidney lamang, basta sigurado lang po na walang ibang karamdaman. Meron, so after nung, you know, isa na lang yung kidney mo, meron bang mga restrictions sa, you know, diet gawin, or sa lifestyle? Actually, yung para po tuluyan mapapayag ko yung magulang ko, gumawa ako ng kasunduan sa kanila. Sabi ko, sige po, pag ako magdo-donate, hindi na ako inom ng alak, hindi na ako mag-soft drinks, hindi na ako mag-junk food. Although, hindi po siya requirement talaga na bawal, pero it's more of ano lang talaga na, syempre, isa na lang kidney mo, ingatan mo. Ingatan na personal rin. Choice ingatan mo. Na rin. Na tayo mag-isip. Eto, huwag ka mabibigla. Huwag ko, tatanong ko muna nga sa kanya kung alam niya. May message sa iyo yung daddy mo. Patingin. Hi, Jeff. Salamat. Salamat sa gift of life. Malapit na tayo mag 5 years. This July, 5th anniversary na ng kidney mo sa akin. And we just like to say thank you very much. I really appreciate all the risks and sacrifices you have made for us. Thank you. O naman, Doc Jeff, anong gusto mo sabihin kay Daddy? Hi pa, medyo mahirap lang ngayong panahon na COVID. So si Papa, ano siya eh, since nag-lockdown, lumalabas lang siya pag mga bakuna, ganun. Pero mahirap para sa kanya na talagang kulong sa bahay kasi mas immunocompromised sila. So bawal talagang lumabas masyado. So lalo kapit lang tayo, laban lang. Patapos, matatapos din to. Thank you. Thank you, Doc. Doc Jeff. Doc, marami pa kaming tanong sa'yo. Huwag aalis, ha? Ano ba? Siyempre, dyan lang siya. Hindi, baka malis eh. Thank you, Doc Jeff. Isa lang ang tanong ko. Yeah, yan. Doc. Anong pakiramdam ng isa lang ang kidney? May depresya ba sa pakiramdam o wala? Meron bang pagbabago, Doc? Wala naman po. Wala namang ano, pagbabago. Hindi liliit yung bewang? So, malumaki yun. Importante, doble ingat lang. At yes po. Stay healthy dapat. Okay. Thank you, Jeff. Doc Jeff. Doc Jeff. No, si Esme. Yun. Si asawa, si Esme. 20. Esme, pakilala. Hello po. Ako po si Maria Esmeralda Baribad, taga Makati City. Naniniwala sa kasabihang we may encounter many defeats, but we may not be defeated. Ganda. Ayun. So, ikaw ay? Kanino ka nag-donate? Recipient po. Organ recipient. Oh. Ah, eto yung... Nanay mo. Hindi. Sino? Hindi, kanino galing? Kay Miko Soto po. Oh. Ay, ikaw yun.
Chika number 2. Check. Mm-hmm. Bata ka pa nun, di ba? Nung kailan yun? 2003 po. 2003. Opo. Kaya pala ibang tingin mo kay Bossing, parang gusto mo mag-bless. Ay, grabe. Hindi, ang nakuha mo sa kanya ay yung? Left eye po. Yung mata. Opo, yung mata po. Diba? Bakit mo naman kinailangan na, ay, may ring yung light, oh. Si Bossing, oh. Bakit mo kinailangan na palitan yung mata? Natalsikan po siya ng bubog nung bata po ako. Bukol. Opo. Tapos? Bubog, nabubog. Bubog? Nang bintana po. Natalsikan? Opo. Tapos, hindi na nakakita? Hindi ko po, kasi yung mama ko yung kasama ko nung time na yon. Mm-hmm. Tapos, sabi lang niya parang hindi ko na mamulat yung mata ko. Tapos, yung time din po na yon nagtatrabaho si Papa sa Makati Med. So, ay, sorry. Mm. Gano'n ka, you know, gano'n ka grateful yung, siyempre, nagkaroon ka ng panibagong mata. Tapos galing pa kay ano, Biko. Okay. Sobrang grateful po ako kasi ano. Nung bata ka, alam mo na artista yung magbibigay sa'yo ng mata? Sinabi lang sa akin nila mama. Anong naramdaman mo? Medyo parang awkward kasi minsan nakikita sa TV. Eh, eto. Merong, huwag ka mabibigla, ah. Uy. Ako, mabibigla talaga ako dyan. Hindi, eto talaga. Message si Miko? Oo nga po, sige, nakakatakot to. Hindi si Miko. Aba, pa nag-message si Miko, magtakbuhan na tayo. Ayawan na. Hindi, may gustong mag-message sa'yo, Esme. Ah, kala ko. Eto, panoorin mo. Hi, Esme. I miss you. Ano ba yan? Ang tagal na natin hindi nakita dahil dito sa pandemic na to. Kaya hopefully, matapos na soon para mabisita mo na ulit ako. Tapos matitigan ko na ulit yung mga mata mo. Kasi nga, alam mo lang, matitigan lang kita, makita lang kita. You may be so happy na kasi bahagi ng anak ko na si Nico lives on because of you. Alam mo, kahit ano yung pasasalamat mo sa amin, ganun din yung pasasalamat namin sa iyo. Dahil talagang ang laking tulong talaga para maibsan yung lungkot namin sa pagkawala ng minamahal namin na anak. Kaya, Maria Esmeralda, God bless you. I hope to see you soon. I love you. And patnubayan ka lagi ng ating Panginoon. I am so happy and I'm so proud of you. See you soon! Napakano. Wala si Nico, pero merong parte ng katawan niya na buhay pa. Anong gusto mo sabihin kay Ali? Thank you din po kasi ako yung napili na mabigyan ng cornea ni Kuya Miko. And siguro sa ibang tao, kung magkaroon sila ng ganong situation, parang mahirap din. Pero sa akin, dahil doon, na natili ako na mabuhay, na mamuhay ng normal. Ayan po. Dok! Ano ba? Hindi, tatanong ko lang kay Dok eh. Yan ba, Dok, meron bang match-match yan pag sa mata? Kailangan match pa rin yung ibibigay na mata sa tao tapos sa dugo. Hindi pa na papag-aralan. Huwag ka mabibigla. Ito. Secret lang daw. Thank you, Esme. Thank you. Ang laki na. Esme, ang laki na, oh. Bossing yan, paano yung decision yan na i-donate? Doon sa nanay, kay Ale. Dahil nung mawala si Miko, lahat ng mga pwedeng i-donate na organ, dinonate nung nanay. Okay. Okay. Laki na ni Esme. Hindi ko nakakita yun. Mga ganyan kaliit lang. Oh. Ha? Sobrang liit naman yun. Kaya siya sa jigger. Okay. So, magkano pa? Thank you, Esme. Ah, magkano pa ang pera ni Ivy? 35,000 pieces. Uy, munti ko mabawasan ng 20, ano? Okay, diretso tayo sa round 2. Eto na, umpisa na natin. Ay, ano ba? Round 2! Round 2 ay atin sa atin ng water stop, wet and dry sealant, kahit tuyo, kahit basa, kahit underwater pa. Dito sa round 2, bawal pa rin ang judgmental. Extra challenging ang pagkilates dahil 1 versus 4 ang labanan. Kailangan mo lang piliin ang the one para ma-times 2 ang pera mo. 1, 2, 3, let's go! Yan o! Kaya na!
35,000 pwedeng maging 70,000 pieces. Wow. Pero asawa ni Pera! Yun na nga. Pag hindi mo napili ang the one, minus 10,000. Tandaan mo, protect your money. Take your lucky pick to win up to 70,000 pieces. Ang hahanapin mo, Ivy, ay naging varsity player. Hoy! Yan ah. Babarsityhin? Sino bang babarsityhin dyan? Babarsityhin. It's judgment time with Chika, mga friends! Chikahan na mga friends! Feeling ko talaga yung naging varsity player dyan, si letter A, si Amethyst. Naging donor ng liver sa kanyang anak na ginawa pa sa India. Ibang klase yan. Ako si letter B naman. Ito, sinuklian ang pagmamahal ng kanyang pagiging nanay. Ibinigay yung kidney sa kanya. Correct. Mga friends, sino dyan sa inyo? My friend! Good morning, friend! Good morning, friend! Ito na nga, pili ko si Esme yan kasi thankful na laging recipient ng cornea ni Migo Soto. Oh, sino? Our friend, malamang si Julian, na naging donor ng kidney ng kanyang panganay no ano? I don't want. Sino pa, friend? Si Doc Jeff, friend! Oh. Doktor na organ donor ng kanyang tatay mismo. Oh, yan ha, mga friends. Evita and Kai, hanapin nyo na ang the one! Manuel. Hi, Ate Evita. Go, Ivy. Sino sa tingin mo ang the one? Letter C po. Esme. Kakay! Natingin ko... Alam mo, sana naman magkaroon ka ng pakinabang, ano? Varsity, ha? Player yan. Malalaki o babae, ha? Oo, varsity. Hindi lang basketball yan. Ko, parang... Oo. Meron ka bang type? Meron ka bang naiisip na iba? Bossing, actually, dalawa naiisip ko, eh. Si Rika at si Jeff. Kasi, parang sigurado na healthy yung katawan nila. Eh, di ba pagka-athlete ka or mahilig ka sa sports, kailangan healthy yung katawan mo. So... Either si Rika or si Jeff. Oo. Yun lang naisip ko. Kasi sila yung nag-donate sa magulang nila. Ibi! Po. Nadinig mo yung sinabi ni Kakay? Naku! Yes po. Gusto mo bang palitan si Esme? Hindi po. I will stick with her. Ah, talaga? With Esme. Alam mo, ikaw si stick ka talaga. Oo, ha? Ate Evita. Yung bang yung final judgment, Ivy? Yes po. Final judgment. Kaya na natin si... Yung isang choice ni Kakay, si Rika. Letter B. B, Rika. Rika. Eto na! Ang tanong! Tama ba na you're not the one? RC Cola Mega. Pag nauhaw ang pamilya, mag-RC Cola. May sarap na di nakakabitin sa presyong sulit. Dahil basta RC Cola, masarap! Thank you, Rika. Isunod natin si Amethyst. Letter A. Amethyst. Amethyst? Amethyst. Ang tanong! Tama ba na you're not the one? Get out!
Sunod natin si DiJulie. DiJulie. Ah! Ang talong! Tama ba na you're not the one? Ang pinili ni Ivy ay si letter C, Esme. Ang isang sinuggest ni Kak ay si E-Jeff. E-Jeff? Ang tanong. Yan na. Pakinabangan kaya si Kakay? Ito na ang huli mong pagkakataon, Ivy, kung gusto mong magpalit o stick ka na kay Esme. Ang isa dyan ang The One. Ang isa naman ay The One That Got Away. Yeah. Minus 10,000. Lalong 10,000 that got away. Ako, magiging bet. Ano decision mo, Ivy? Stick po kay Esme. Ate Evita. Ram? Stick down with... I will stick with Esme. Ram, Engay? Ate Evita, stick daw po. Ayaw mong, sundin yung suggestion ni Kakay? Alam niya, wala kang alay mo, baka ngayon lang tumama yan, ha? Hindi. Ate Evita! Don't cry for me. Last chance? Last na to. Final judgment po. Final judgment! Bakit ka lang di-decision? Hindi ka ba tinatanong? Si Esme kaya ang the one. Hindi sinunod si Kakay. Eto na. Alamin natin. Ang tanong! Are you the one? Minus 10,000 pieces. Ayaw, bawi daw. Ayaw naman. Ngayon lang tumama si Kakay, hindi pa nasunod. Ano man, sobra talaga yung walang tiwala. Doc, ano pong varsity po kayo? Ay nasa high school, grade school hanggang high school varsity ng Taekwondo. Taekwondo. Thank you, Doc Jeff. Thank you. Pala malaki pa. Minus 10,000, so... Pinatira ka pang? 25,000 pieces. Congratulations, Ivy. Thank you, Buffy. Congrats, Ivy. And hi, Main. Congrats sa new song mo. Hello, thanks. Thank you. Parinig mo mo. Uwi na nga ako, sir. At congratulations din dahil may gift pack ka pa mula sa bagong pangluto, ang Argentina ready-to-use giniling. Kasama rin natin ang Hardy Pawn Shop. Kasama mo hanggang sa magandang bukas. At nandiyan din ang 5-1 Talk, the biggest online English teaching platform here in the Philippines. Join 5-1 Talk to become an online English teacher today for a safer, more balanced life and a brighter future. Congratulations, Ivy. Meron kang 25,000 pieces. At thank you rin sa ating celebrity partner na si Kakay. Thank you, Kai. Thank you, Bossing. Bossing, pwede ko bang pasalamatan lahat po ng sumusuporta ng First Yaya? And of course, last week na po ng First Yaya, sana po kumapit po kayo. And thank you po. Thank you, Eat Bulaga! Thank you, Kakay! Minus si Kakay kasi nag-ano. May minus pag nagbablog. Ay, ako na pala yan. Sa ating mga bisita today, thank you for sharing your stories with us.
Ay, wala nang ihigit pa sa Gift of Life, kaya naman, ang madugtungan ng buhay ng iba ay tunay na blessing. Paalala sa ating lahat, lagi nating ingatan ang ating kalusugan at katawan. Stay safe and stay healthy. Magbabalik pa ang Eat Bulldog!